kasalanan nyo sa taong bayan before kayo magmagaling, Franz Castro, sagutin mo muna ang panawagan ng taong bayan. Bakit kayo nagkidnap ng mga kabataan sa Talaingon? E-teacher ka pa naman, sabi mo. O bakit kayo lumabag sa mga batas at may mukha ka pang ipakita na nandyan ka sa loob ng Kongreso? You resign before kayo mag-demand ng pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education. I-account nyo muna ang inyong pangungutong panguhuthot sa mga teachers na umaabot ng 50 million na ang hindi nyo ma-account. Kawawa ang mga guro until 2037. Dugo at pawis ng mga guro, 20-20, 50-50 pesos, 70 pesos, iba-ibang taripa. Bakit nyo ito ipinagpapatuloy? Paliwanag nyo, wala kayong report, wala kayong expenditures. Number two. Alam mo, ang ACT Teachers Party List, mga kababayan, ay creation niya ng CPP-NPA-NDF. Nanggaling mismo yan sa bunganga ni Joma Sison. Agree. Na ang Alliance of Communist Teachers ay CPP-NPA-NDF. So, yung lahat ng napakaraming problema ng ating educational system, ituturo natin kay Franz Castro. No, katulad ng sinabi ni Eric kanina, ito si Pahilga. No, sumali siya sa at talagang pinaaral pala ng CPP yan na maging abogado para i-infiltrate yung judicial system natin at babuyin. Hanggang ngayon active pa yan, ma'am. Active pa yan. Yan at ang kanilang role ay babuyin ang ating gobyerno, babuyin ang ating mga institutions. Okay. So itong si Franz Castro at ang Alliance of Communist Teachers na yan, nandyan sila hindi para maganda yung edukasyon ng mga anak natin at saka yung mga teachers. Okay. In fact, kinikikila nila yung mga teachers natin ng monthly na butaw. Yeah. Na hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi, alam natin na pupunta yun sa mga NPA, sa terorismo. No? So, itong sinasabi nila, napakalaking compliment ito sa ating Vice President. Yeah. Kasi nakikita, takot na takot sila. Saan ba natatakot ang CPP-NPA-NDF? Takot na takot sila sa isang lingkod bayan na totoong naglilingkod sa Pilipinas. Yan ang totoo tungkol sa kanila. So, yeah, hindi na misteryo yung ganyang mga sinasabi ni Franz Castro. Yeah, baka gusto niya maging sekretary. Alam niyo mangyayari sa mga anak natin pag si Franz Castro, dadamputin niya yung mga anak natin na walang paalam at ipapasok niya sa van kasama si Satur Ocampo. Katulad ng ginawa nila sa mga batang katutubo, no, na hanggang ngayon she's standing for trial at sana lumabas na yung desisyon para we will see her behind bars where she belongs. Agree. Miss Ina, thank you Ma'am Lorraine sa napakalinaw mong editorial commentary patungkol sa usapin na pinapatanggal nila si Inday Sara Duterte. Go ahead. Sabing as Vice President Sara Duterte must be doing her job really well as Education Secretary para ganyan ang hiling nitong mga komunistang teroristang grupo na kanina na una nating natalakay, no? I'm sorry. Una na nating natalakay yung influence, no, sa mga kabataan kasi yung simula sa EGP. And gusto ko lang din balikan ito. Go ahead. Dahil si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, napakalinaw ng kanyang direksyon na tigilan na at tuldukan na itong NPA recruitment sa hanin ng mga kabataan. At yun yung gusto kasing di ba? We always say this na itong mga komunistang teroristang grupo na kalubog dito sa sektor edukasyon, lalo na dito sa Kongreso, no, sa katauhan ni Franz Castro, ay talagang automatic yan ang lalabas sa kanilang bibig. Pero tayo, di naman na tayo bulag. Mm-hmm. Kaya tayo, tatawanan lang natin yan si Franz Castro. Ang Christmas wish lang naman namin dito ay sana matauhan ka pa. Kung meron pang pagkakataon yan, di ba, ka Eric, di ba? I mean, naniniwala pa rin tayo na siguro kahit isang katiting dyan, no, ng bahagi ng pagkatao mo, Franz Castro, magbalik loob ka na. Agreed. At lahat ng ginawa mo, atraso mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga guro, sa mga kabataan, ay mabawi mo pa. Alam mo, Ina, Franco, Eric, no? Si Vice President, di ba may mga intriga-intriga na about that unit team thing, di ba? Na may mga tao that are inuudyok siya, they're demanding na you already umalis ka na dyan, di ba? But she's not doing it, and my guess here is because I can see it. She really wants to fix the educational system. Our Vice President is really very passionate about our children. Nakita talaga yan, and tinitiis niya ito mga intriga na ito. Tinitiis niya yung binababoy siya ng Kongreso, no, yung that kind of treatment, because she really and truly wants to serve the Filipino people, more so our children, more so because the CPP-NPA-NDF is inside our schools. No, so we are so fortunate
to have such an education secretary. Ma'am, idadagdag ko lang. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang CPP Orban operatives like Franz Castro and ACT, and ACT teachers. Hindi nyo ba nakita consistent 3 major surveys ang nagsasabi na one of the best performing cabinet members sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr., si Sara Duterte, nasa 1-2-3 top performer, most trusted, high performance, most trusted at kinikilala ng taong bayan ang kanyang ginagawa sa DepEd. Number 2, malinaw po na may dapat ipapaliwanag. At kami nga, nananawagan kay Inday Sara Duterte, napakabait po ninyo, Vice President Sara Duterte, para hindi ninyo ipagpapatuloy ang investigasyon na magpapatigil sa illegal na pangungulekta ng butaw. Ni Franz Monthly Castro. Nila Franz Castro, na sa loob po ng 8 years, from 2015 to 2023, Brother Franco, ang estimated amount ay mga 50 million pesos. At walang... Sa Manila lang yon. Manila, Luzon. Luzon. At walang audit, walang report, walang expenditures, walang projects, walang benefits. Mandatory payroll deduction pa. At ang ginagamit nilang sangkalan, may CNA daw sila. Collective Negotiations Agreement sa former DepEd Secretary Liling Briones. Na pwede namang i-review. Madam Vice President, hindi po namin kayo pinangungunahan, pero ito pong sentimiento ng mga guro at mamamayan. Ipursue po natin ang investigasyon bakit mula 2015 hanggang 2037, Brother Franco, nasa payroll, ang deduction aabot hanggang yun, 2037. Ma'am Lorraine, mga kababayan, Miss Ina, ang butaw po ay monthly dues or forced contribution. Kahit hindi ka magkocontribute dahil ginuhugot nila sa mandatory payroll deduction, automatic nakakakuha sila taon-taon po, hindi bababa sa 10 milyones. Okay. Brother Franco. Ayan ang accomplishment ng ACT teachers, ang pangingikil. Nananawagan na pa alisin si Inday Sara. Ibang guro. Okay, malinaw yun ha, mga kababayan. Ang accomplishment po ng ACT teachers party list, itong sinasabi ni Ka Eric na pagkuha. Pangingikil to, Ka Eric, di ba? Malinaw ito. O sige. Ngayon, ibabalik ko ang tanong sa iyo. Ano ba ang accomplishment ng ating Vice Presidente? Ay naku, kita naman po natin. Yung pagpagawa ng maraming classroom, I cannot count it dahil sobrang dami ka, Eric. Libo. Tomorrow, we'll have the complete report. Yeah, please. Ilalatag po namin ang accomplishment ng ating Vice Presidente para makita ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po, ano pong accomplishment ninyo? Not only that, Franco, nagbigay siya ng accountability niya kung anong ginawa niya sa pondo. Exactly, ma'am. At isa sa reason yan kung bakit kailangan ng pondo ng ating Vice Presidente. Bakit? Eh, para sa kanila to eh. Sa CPP, NPA, NDF, ito eh. Naalala mo, Franco? Kaya gustong tanggalan ng pondo ka, yung binanggit ko kanina? Yes. Pagpapalaganap ng MKLRP. Oh, na gustong ipatigil ni Inday Sara sa online at habulin ang mga nagre-recruit ng NPA. Yan. Exactly, ka Eric. Kaya gusto nilang tanggalan ng pondo ang ating Vice Presidente dahil ang numero unong target ng ating Vice President Sara Duterte ay yung recruitment sa hanay ng kabataan. Exactly. Yun ba yung priority na sinabi-sabi mong walang kailangan i-priority ng ating Vice Presidente? That's the number one priority. Na priority ng ating Vice Presidente at sinasabi mo dito, kabaliktaran, ACT teachers. Sabi nila gusto nila magkaroon ng bagong secretary na ipaprioritize ang teachers at estudyante. Exactly. Bakit hindi ba yun ang ginagawa ng ating Vice Presidente tapos puputulan mo ng pondo? Hindi, at saka diba yung style ng CPP, they pretend to speak for everybody. As pero actually, gaganan na sila si, ano lang yan, si ano pangalan nun? Sila-sila lang yan. Sila-sila lang. Si Antonio, Antonio Tinio. Kaya kinokorrect natin ang kanilang pagsusulat dito, even sa pag-narrative nila, lulukoy nila mga Pilipino. Teachers and education personnel. Uy, tingilan kayo lang yan. Damay, dahil marami nagmamahal na mga guro sa ating Vice Presidente. Ang challenge natin sa kanila, before kayo mag-demand ng pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education, i-account nyo muna. Tatlo. Number one, ang inyong pangungutong panguhuthut sa mga teachers na umaabot ng 50 million na ang hindi nyo ma-account. Kawawa ang mga guro until 2037. Dugo at pawis ng mga guro, 20-20, 50 pesos, 70 pesos, iba-ibang taripa, bakit nyo ito ipinagpapatuloy? Paliwanag nyo, wala kayong report, wala kayong expenditures. Number 2, nagdo-double funding kayo. If you are building organizations of teachers, mayroon kayong party list,
that you can access 100 million pesos. Hindi pa kasama ang inyong 30 million na mga extraordinary fund na pinapalusot nyo sa Kongreso. Bakit papupundohan nyo pa ang mga teachers? Dapat may paliwanag nyo saan napupunta mga pundo nyo. Oh. Third, Brother Franco, nakasalanan nyo sa taong bayan before kayo magmagaling. Franz Castro, sagutin mo muna ang panawagan ng taong bayan. Bakit kayo nagkidnap ng mga kabataan sa talaingon? I-teacher ka pa naman, sabi mo. O bakit kayo lumabag sa mga batas at may mukha ka pang ipakita na nandyan ka sa loob ng Kongreso? You resign. Yan yung nahuli natin siya. Yes. Pero maraming siguro nagawa yan na hindi siya nahuli. Yeah. Mm. So ito ay klarong-klaro na ang ganitong hakbang ay sinindikato. Kaya tama lang na ang inyong pangalan ay Alliance of Communist Teachers sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kasamaan sa pangalan na yan dahil sa inyong ginagawang inustisya at mga pang-aabuso sa mga guro. Amisina, alam ba ng taong bayan, mga kababayan, kung gaano kabigat ang source na ito na ginagawa ng CPP, NPA, NDF through ACT and ACT teachers sa mga gurong pampubliko? 800,000 plus ang public school teachers, elementary and high school. Magkano yung monthly? Ang nakukolektahan nila, ang ayon sa datos na hinahanap ni Vice President Sara Duterte, saan ang mga chapters ninyo? Bakit sinasabi nyo na may 300,000 na nagko-contribute ng mga gurong pampubliko at hindi alam na mga guro na nagko-contribute pala sila? Yan. Eh kasi meron na nga tayo, nagtestimonya ka, Eric, di ba? Nagsalita na sila. Gusto na nilang itigil pero patuloy pa rin. Yes. Patuloy pa rin ang pagkuha sa kanilang how much percent na... Mayroong 25 pesos, 20, may 50, may 70 pesos. Kaya sabi ni Inday Sara Duterte, imbestigahan ito. Ayun ang imbestigahan. At dapat ipatigil ito. At ito yung gusto kong isa pa sa nasabi nila dito. Also, at the heart of teachers, which is raising the wages of teachers and non-teaching personnel according to ACT Teachers. As it noted how over 90% of public school teachers do not make a living wages despite being overworked. Bakit hindi nyo itanong yan sa sarili ninyo? At bakit hindi nila i-demand yan sa Presidente? Tsaka sabay kaltas. Tapos si Speaker Martin Romualdez. Sinabi nila dito. Diba, ma'am? Yeah. Sara Duterte is not the President. She's not also the head of Congress na nanggagaling ang budget. Hindi ba you are just making an issue para atakihin siya? Lang. Why did you not demand it? Bakit niyo dinimanda yan at itinulak sa inyong kaburks na si Speaker Martin Romualdez na palakihin ang pundo at sahod ng mga guro? Ba't niyo ginawa? And why are you not demanding it from the President who is the head of the government? May comment. Exactly. And they pretend that they care so much for the financial security of our teachers. Pero so ganito, tigilan nyo yung pangingikil niyo, pag-extort nyo, yung butaw na yan. That's my point. Sinasabi mo, hirap na ang mga guro na makakuha ng swell. Kikikilan mo ba? Eh wala kayong pinagkaiba sa NPA na nasa kabundutan. Di ba ka, Eric? Pero kasi nang pinagkaiba na yung mga tao sa mga farmers natin, mga peasants natin doon, wala nang kapera-pera, tututukan mo pa ng baril para kikilan mo. Exactly. Kaya wala kayong pinagkaiba kahapon, sinilibrate nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas ang anibersaryo ng CPP, ng Communist Party of the Philippines. Kaya, ang ibig sabihin niyan, pag may partido, may partida. Ang stainless duyan ring ay isang uri ng pabilog na hawakan o suporta para sa anumang klaseng duyan na gawa sa stainless steel. Ito ay matibay, hindi kamakalawang, at madaling i-install. Ang stainless steel na ginagamit sa duyan ring ay karaniwang 3/16 o 1/4 size, stainless steel ang kapal, depende sa choice nyo. Ito ay mas maganda at mas matibay kaysa sa ibang uri ng materyales na ginagamit sa duyan ring, tumatagal ito kahit 50 years di katulad ng tali lamang, dahil kadalasan ang tali kapag nabasa sa paglalaba ay narurupok agad at pwede kang bumagsak at magka-injury. Mahirap din ikabit ang tali ng duyan, madalas ay gagamitan mo pa ng isang matulis na bagay para matulak ang tali upang tumagos sa magkabilaan. Nalalapit na din ang Pasko, pwede mo din itong gawing pangregalo sa mga mahal sa buhay, at tiyak matutuwa sila at sa tuwing nakarelax sila sa kanilang duyan ay maalala kanila. Meron din tayong 1-year warranty kapag nasira para nakakaseguradong matibay ang aming produkto. Mga kaibigan, ano pang hinihintay nyo? Mag-order na! We have cash on delivery and more discounts for bulk orders. Thank you.